Ang lang po patawagin. Pinahalagahan po to. Pinahalagahan at pinamahal ng bawat guardian ang ating ama po, si Eugenius Reyes. Thank you, Nancy. Okay. Una-una, year-end kasi na 2023. So, ang masasabi ko lang, ay malaking utang na loob ko sa support na talaga ng bawat isa. Yung 2023 natin is very successful, most especially yung ating 28th year anniversary ng November 12. Tapos, papasalamat ako sa ating advisor and consultant, marami bagong BCGS mo, palakpakan natin, na naisip niya silang dalaw ni Warrior, naisip nila, hanggang tatlo na silang nilarang, na magkaroon ng first national officers Christmas party. Totoo yung sabi ni Mel, tumanda na lang kami sa GPN Tech Crime since 1995, wala na kami mga ngipin, sabi ni Mel. At wala talaga kami isip na magkaroon ng Christmas party. Kasi nasanay kami na sama-sama kami lahat simula 1995, puro barako. So, nagsuggest ako noong mga middle of 1995, siguro mga year 2005 to 2006. Sabi ko pala kasi, sabi ko kay Lamel, palakasin natin yung anti-crime, i-involve natin yung ating mga madona. Mag-mass recruitment tayo ng mga babae. Kasi kung tayo-tayo lang, wala talagang mangyayari sa atin kundi alsabaso. Alsabaso gano'n lang talaga, walang pipigil, walang pupunta. Maganda yan, pag may okasyon tayo, walang nag-pre-prepare dahil lahat tayo boss. Eh walang mautusan eh, kahit na bumili na ng yelo, gusto, dinadaan pa sa rango. Kawawa yung MG. Kaya yung MG, nagsisika, para hindi ako pabili ng yelo, dapat maging RMG na ako. O, di ba? So sabi ko, i-mass recruitment natin ang kababaihan. Magbuo tayo, nag-umpisa kami noon. GPI Anti Crime na noong 2001. Pero sabi ko, palakasin natin yung Guardians Women's Force. Kasi ang original tagga namin sa GBI, ang tawag talaga sa asawa ng Guardians is Madonna. So yun ang dinala ni Abraham, sabi ko, ibahin natin yun sa Anti Crime. Magbuo tayo ng Guardians Women's Force. Na pwedeng asawa ng guardians, pwede rin mga individual na kababaihan. Pangalawa, mas maganda yung ganitong okasyon na yung kababaihan yung nangunguna na mag-prepare sa pagluluto, mag-prepare sa dekorasyon. Ay kasi kung kami-kami lang, paano yung makabubo yan? Ay ang kaya lang namin, ilagay yung tarpon ay yung tolda. So wala yung art na tinatawag natin. So I would like to thank each and every one of you na talagang nakasupport sa GPS. So bilang ngayon ay year-end party natin and I hope na meron pang mga susunod na ating mga okasyon, most especially next year. Sana maging maayos at maging prosperous tayo lahat at inaasahan ko yung suporta ng bawat isa. So gusto ko lang ipaalam sa inyo na pinapalakas po natin, hindi tayo titigil, kung hindi tayo natuloy nung last election, para dun sa political affairs natin, rini-remind ko lang ang bawat isa, na magpapatuloy po tayo at i-involve ulit natin yung ating grupo sa 2025. So we all have the whole 2024 to prepare, kasi yung 2025, that is January to May. So limang buwan lang yun. So ngayon, wala nang kampanyahan ngayon, kahit na naka-live pa tayo. I just want to inform everyone na magdadala tayo, palalakasin natin yung Ako Mamamayan. Yung Ako Mamamayan is aktibong koalisyon ng organisadong mga maginoong, magigiting, at magagalang na magtatanggol sa bayan. Kaya nga mamamayan. Pangalawang, naisip ko yan dahil yung Ako Mamamayan, we will involve individually bawat Filipino people.
So, ano ang gagawin natin ngayon? Magpalakas tayo ngayon, magtulungan tayo kung paano natin ito may survive. So, nakikita ko yung future, sabi ko nga, kung medyo mga na-deny tayo ng mga nakaraan. Siguro by this time, sabi ko sa mga national officers, ayaw ko nang try tayo ng try until we die. Ako na po ang kikilos itong panahon na ito, ng 2025. I will be asking the help of SSP World para doon sa member nilang abogado. Yun lang po kulang sa akin. Yung lisensya para pumirma dahil hindi ko po natapos yung abogasi ako eh. Lugi tayo pag hindi tayo natatawag na attorney. So ako, attorney outlaws kasi. So kinakailan ko ng isang legal counsel talaga to support me kung ano ang laban doon sa taas, sa Comelec. Huwag kayong mag-alala, kung pagdating lang sa papeles, oh, kung anong kalakaran, alam naman ni Mel, kasi si Mel ay retired sa Comelec, sa Commission on Election. So alam niya kung ano ang hirap doon. Pero kung Englishan lang ang paglalabanan, at kung lahat ng dokumento, kaya lang. Ang kaya ko naman yun. Ang problema ko lang, hindi tayo authorized tumatawag na abogado. So, kailangan pa rin natin, kailangan pa rin ng firma nung ginawa ko at ipacheck ko sa totoong lisensyadong abogado. By that time, okay na lang yun. Basta ang importante, we can get one or two seats in 2025. Diba? So, yan po ay pagsisikapan ng bawat isa sa atin. Hindi po namin ito kaya ng kami lang. Kahit nasabihin mo pa magagaling ang mga national officer na yan, kung hindi nyo kami tutulungan, eh wala rin mangyayari. Unang-una, anong gagawin natin? Pagpapalawag ng impormasyon sa inyong nasasakupan kung ano itong pinaglalaban natin. This is not only for us, but for the whole mamamayan ng Pilipino. Diba? So napakaganda niyan. At nakalive yata tayo. Meron tayong mga confidential na gagawin na hindi ko muna ibibigay, i-reveal sa inyo. Pero definitely we will run in 2025. So kahit na wala tayong pera, yung iba kasi, mga politiko, may pera sila, wala sila tao. Ang guardian sa pamumuno ni Ranger, maraming tao pero walang pera. So ang gagawin ni Ranger dito, pagsamahin natin yung may pera at saka yung maraming tao para magtagumpay tayo. So, Merry Christmas and Happy New Year sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo. Sana magtuloy-tuloy tayo at sana last na lang, iwanan na po natin sa 2023 yung mga Marites. Magpatuloy po tayo ng 2024 na bilang totoong magkakapatid. Kasi, sa totohanan lang, pag may nangyari sa inyo, wala namang unang tutulong sa inyo kundi kapitbahay nyo eh. Hindi mo naman matawag yung kapatid mo. Paano? Sampulan ko na lang. Tatlo na lang kami magkakapatid. Matawag ko ba yung isang lunso namin babae na sa Canada? Yung isa nandoon sa Kalumpit galing ng Germany. Dalawa na nga lang yung kapatid yung babae. Hindi pa magkasundo. Ang lalayo pa. Ay, paano kung inatake si Ranger, matawag mo ba kapatid mo? Sino tatawagin mo yung nandito sa tabi mo? Ganyan ang kahalagahan ng ating kapatiran. Di ba? Kung ano yung nararamdaman nyo sa mga, mahalin nyo yung mga kabro natin, kasister natin, kasi yan ay patatawag mo eh. Masakit ang ulo mo, wala namang magbibigay din ng BGC. Patawag ka pa, kasi may ista ka ba by BGC dyan, meron dito, takbo ko dyan sa'yo. Yun ang importante. At kung pwede sana yung pagpapalawag ng ating mga member, ay ng ating mga chapters. So importante po na magbigay tayo ng respeto doon sa ating mga ibang kapatid na guardians sa ibang branch. Awag po natin silang gayahin. Sila-sila nagpapataas ang buong ng kanilang rango, nagpapataasan ang kanilang ego. Pero that is nonsense. Na magaling ka lang sa pagsasalita sa microphone, hindi mo naman ginagawa sa isip at sa puso.
Yun ang naiiba kung bakit si Ranger hindi sumasama sa lahat ng mga confederation dyan. Dahil doon lang tayo sa katotohanan. Alam ni Mel yan, okay, tingnan mo si Mel. Naging member ito, 16 lang ako. Diba? Tanggapin mo na kasi. Biruin mo yan, bata pa ako. Kuya ko na yan. Oh. So, hindi, joke lang yon. Pero yun ang sinasabi ko, kami. Ang dami po nating mga kasama dyan. Hindi po tayo naninira sa kanila. Eh, wala naman yata sisirain din sa kanila. Si Ranger na, wala na masira kay Ranger. Alam niyo ba kung bakit? Si Ranger kasi galing sa mental na, eh. So, diba? Kahit na naka-live tayo, wala na ang sisirain. Magaling na ngayon. So, ngayon, yung kanila is contest because of hierarchy. What is hierarchy in the Guardian? Ito yung pinamumunuan na dati nang pinahawakan sa akin ng ating ama na si D.H. Abraham. Pero pinainupuan ko dahil sa suporta ko lang sa tatay ko, kahit na ako ay prodigal son. Sabi niya sa akin, Parin Ranger, upuan mo na bilang presidente ng pangkalahatan. So tinanggap ko. Hindi naman ako masyado nakapapansyon dahil nung pag-takeover ko, the last meeting we had is in Baguio City. Sa Camp John Hay. Tapos napagkasunduan namin na magkakaroon ng pangkalahatang pagpupulog lahat ng klase ng Guardian sa buong Pilipinas. Ay nagkaroon ng 2 taong pandemic. After the 2 years pandemic, bigla na lang akong naglilibing pa ako ng tatay ko doon sa libingan ng bayanan. Tapos yung pala may nag-text na sa akin. Nag-away pa kay DBFG, sabi ko hindi. Kasi na-relief ka na pare. So sabi ko, hayaan mo na lang sa kanila yun. Kasi naman ako, nakasuporto lang ako sa kanya kasi ganun tayo. Kahit na masama ang loob mo, anak ka, tatay mo pa rin yan eh. Sa organization, kahit na ano pong sabihin natin, kahit na ako sinasabi ni Abraham, I am the most prodigal son ng buong Guardians. Pero ang hindi nila alam, na akong pinaka-favorito ni Abraham, hindi yung kiniklaim nila. Kasi bakit ka mo? 99% ng lalaman niya sa organization na tinayo niya, pinamanan niya sa akin. Kaya nung ininibing siya doon, ito, naka-live tayo para yung mga nag-vlog-vlog dyan, malaman ninyo lahat. Anong sinabi ko kay Abraham? Kung ano ang usapan natin, BFG, yun ay tutuparin ko. Kung hindi ko matupad yun, antayin mo ako dyan, susunod ako sa edad. Diba? So ngayon, wala akong equivox sa kanila. Kahit na sino sa kanila, china-challenge ko ngayon. Kahit na debate, alam niya million. Sige, mag-challenge sa ngayon. Marami ngayon. Merong confederation, hindi natuwa yung iba, nagbuo na naman ng 1GP. Okay. Gusto nila yun eh. Ako, sabi ko, nakasuporta lang ako sa lahat ng ginagawa nila. But they cannot convince me to join them. We have to stand on our own. Confederation na itong atin. Kahit ang sabihin mo, federation, confederation, foundation, nandito na lahat sa GPN Tagline. So, itong ating bahay, ipagpapatuloy natin ito hanggang sa walang hanggan. Maraming salamat! Happy New Year, everyone! Okay, thank you, thank you. Maka MC. Okay, select. Sige, kasama na lang po tayo. Sumama, kantahan. Yung mga sayawan na tayo.